So yan guys, welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga switch, sa mga circuit breaker, sa mga outlet, and kasi guys, kapag kayo magkakabit ng outlet or switch sa isang bahay, kailangan tinatanong nyo yung nagpapagawa kung ano-ano ang gusto nilang ilagay doon sa bahay na pananagyan nila ng wiring. Halimbawa, ayan, dito sa lugar na to, sa Pangasinan, madalas mag-brown out. Kaya nagsuggest ako sa may-ari na maglagay tayo ng emergency light. Ayan. So yung outlet yan doon, for emergency light, hindi naman na pwedeng tanggal-tanggalin yung saksakan ng emergency light, kaya nasa taas siya. Okay? Another one is, kapag kayo ay magkakabit ng outlet, tanungin nyo yung may-ari. Halimbawa, meron silang TV na ikakabit. No? Ang maganda ngayon kasi sa TV, guys, yung saksakan ng TV nasa likod na niya. Para kapag tinignan nyo yung TV, parang wireless, pero yung saksakan nasa likod. Okay? So dito, pag maglalagay sila dyan ng TV, flat screen, ang isasuggest ko, yung outlet, di ba, ang standard ng outlet ay 40 cm, hindi ko yun susundin. At sasabihin ko dun sa magpapagawa, mas maganda po yung outlet ng TV nyo, nasa likod din ng TV ninyo, para wireless tingnan yung TV. So yun na yung suggestion ko, guys. No? Kung kayo yung magpapawiring, isipin nyo muna kung ano yung mga bagay or appliances na ilalagay nyo doon sa loob ng bahay nyo, at ituro nyo kung saan banda nakalagay. Halimbawa, dito ang TV, gagawa ng saksakan ng TV. Doon yung ref, doon yung aircon. So alam na gagawa kung saan nila ilalagay ng maayos yung mga outlet at saka switch. Okay. Ngayong araw na ito, tayo ay gagawa ng video tungkol sa standard height ng outlet at saka switch. Okay? Ang standard height ng outlet mula sa flooring ay 40 cm or 16 inches. Okay? Itong flooring na ito, hindi pa siya finish. Kaya yung 40 cm, magdadagdag pa tayo ng almost 3 inches. Okay? Kasi kapag ito ay tiles, almost 2 inches ang idadagdag niya. Kaya kapag tayo gagawa ng outlet at hindi pa ito finish, mag-add tayo mula sa flooring ng 3 to 4 inches. Okay, halimbawa ito, 3 to 4 inches. Ayan. Kapag may tanda na kayo dito, guys, ano pala, nagulitan nyo na, 3 to 4 inches. Kinuhin mo lang rito 3 inches. No? Mag-add ka din ng 3 inches, simula rito sa 3 inches, at hanggang dito ay 40 cm. Okay? So, ayan. Sakto, 40 cm yung gitna niya. Outlet to, guys, saksakan. Ito yung switch na nilagay ko. Nag-abang ako ng switch para dito sa ilaw na ito. Ang height nito, guys, ay 140 to 150 cm. Okay? So, ang 150 cm, mga ano yan, mga 5 feet. So, saktong-sakto sa ating mga Pilipino na nagre-range ng 5 feet above, no, yung height natin. Kaya, ganito ang sukat ng outlet. Abot-abot natin yan, okay? So, ganun din. Katulad ng ginawa ko sa outlet kanina, plus 3 inches, and then, mula sa 3 inches, kukuha ka ng sukat ng mga, ayan, 140. Ang outlet, guys, pwede yan 140 to 150, pero pag ako kasi ang nagdagawa, ginagawa ko dyan, 140 yung taas. Pa ang height ng paglagay ng panel board. Ang panel board, guys, kailangan katulad din yan ng switch. Abot-abot mo para in case of emergency, madali mong buksan, madali mong patayin. Ito yung nilagay kong panel box or panel board. Bakit nakatalikod? Okay? Kasi yung pinaka-opening yan, nandun sa kabila. Kasi ang sabi ng may-ari, itong ginagawa ko, ano lang ito, tindahan nila. Ang sabi ng may-ari, yung panel box, paglabas ko ng tindahan, doon yung opening and closing. Para halimbawa, lalabas kami ng tindahan, mas madali kong patayin yung pinaka main switch. Okay. So alamin natin kung ano yung mga circuit breaker na nilagay natin doon sa loob ng panel box. Okay guys, ito na yung panel box. Ang height din ito, ang standard height mula sa flooring, okay, 150 cm. Okay, so 12 branches po ito, no? Pwede kayong maglagay ng 12 slots ng
circuit breaker. Ngayon, ano ba ang masasuggest ko kung ilang amperes? Kasi hindi rin advisable na sobrang lakas ang amperes dahil hindi rin siya magtitrick kapag nagkaroon ng trouble yung wiring. Okay? So ito, saktong-sakto lang ito sa mga appliances, outlet at saka sa mga switch kung ilang amperes ang ilalagay nyo. Okay, una, ito yung pinaka main breaker ng bahay. Kapag kayo ay maglalagay ng main breaker, 60 amperes, ayan, 60. Okay? Maglalagay kayo ng 20 doon sa outlet, sa mga saksakan. Ayan. At 15 amperes sa mga ilaw. Okay. Ano pa ba masasuggest ko sa inyo guys kapag kayo ay maglalagay ng mga circuit breaker at mga appliances? Halimbawa guys, nagdagdag kayo ng aircon. Magdagdag kayo ng isang circuit breaker. Pwede na rin yung 15 amperes kasi sarili niya naman yung breaker. Okay? So 15 amperes for aircon. Another 15 amperes for, halimbawa dito sa lugar namin, uso rito yung electric motor para sa tubig, another 15 amperes. Okay? Huwag kayong maglalagay ng malaking amperes sa circuit breaker kasi kapag nagkaroon ng short circuit yan at malaki yung amperes ng circuit breaker, hindi agad yan magdetrick. Okay? Ang purpose guys ng circuit breaker, kapag nagkaroon ng problema sa mga wiring, automatic siyang mag-off. Ganyan. Okay? Pero kung ang nilagay ninyo ay malaking amperes, halimbawa, ang ilaw, dapat dun 15 amperes, naglagay kayo ng 30 amperes. Pag nag-short ang ilaw, hindi agad yan magtitrick, mag-off ng automatic. Hanggang dun na lang guys, ang ating video ngayong araw na ito. Kung meron kayong natutunan doon sa ating ginawang video na napanood nyo dito sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe. Okay. So ito yung mga bagay na ito, natutunan ko ito kasi nung nagpagawa ko ng bahay, hindi ko alam itong mga standard size na ito. At tansyahan lang ang paglagay ko ng mga outlet. So dahil gusto natin mag-aral about sa mga wiring, so isi-share ko rin sa inyo para meron kayong idea kapag magpapawiring kayo ng inyong bahay. Okay? So hanggang dito na lang guys, maraming salamat. Okay, ito yung mga tools natin. And gusto ko kayong patingin ng Happy New Year. So bye-bye!